Inakala noon ng mga tagahanga ng aktres at dancer na si Don Chang na mauuwi na sa kasalan ang relasyon nito sa aktor na si Justin Kuyugan. Ngunit nagkahiwalay ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan ay nakahanap si Don ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Attorney Ralph Kalinisan. Narito ang detalye kung paano nakapag-move on si Don at ating kilalanin ang kanyang bagong nobyo. The Philippine Showbiz List presents The Moving On Story of Don Chang. Don's Past Love with Justin. Mula nang pumasok sa bahay ni Kuya ay naging bukas na aklat na nga ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Don Chang, partikular na sa usaping pag-ibig nito. Matatandaan na isang Australian na pabalitang karelasyon ni Don noon at nag-break sila noong 2016. Maliban dito ay na-link din siya kina Zeus Collins at Aaron Villaflor. Pero higit na naging masaya at makulay ang takbo ng puso ni Don nang matagpuan nito ang pag-ibig sa katauhan ng aktor na si Justin Kuyugan. Ang relasyon ni Don kay Justin ang kauna-unahang relasyon na kinumpirma niya sa publiko matapos ang hiwalayan nila ng kanyang Australian boyfriend. Noong huling bahagi ng 2017 na magpahiwatig ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon na mag-post sila ng mga larawang magkasama sa kanilang social media. At noong January 2018 sa naging panayam ng radio jock na si DJ Jai Ho sa online program na Hotspot kay Don ay kinumpirma nito ang relasyon nila ni Justin. Unang nagtagpo ang landas ng dalawa nang magkasama sila sa FPJs ang Probinsyano kung saan ito na rin ang naging daan ng kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa at di kalaunan ay nauwi sa pag-iibigan. Sa isang panayam noon kay Don ay naging bukas siya sa pagbabahagi tungkol sa relasyon nila ni Justin. Anya, hindi naging mahirap para sa kanya nasagutin ang pag-ibig ni Justin. Katunayan, habang naniligaw daw si Justin sa kanya, ay nag-research na siya tungkol sa background ng buhay nito. Si Justin ay may tatlong anak sa yumao nitong asawa at hindi naman naging problema ito para kay Don. Ayon pa kay Don ay gusto niya talaga sa lalaki ay yung mature at ito rin ang nagustuhan niya kay Justin, lalo na sa pagiging malawak ng kaisipan nito. Aminado naman si Don na bagamat maarte siyang babae at kahit yung itsura niya ay pa-sexy o liberated tingnan, pero pagdating naman daw sa pagkikipagrelasyon ay seryoso siya. Break up. Ngunit matapos ang ilang taong relasyon na inakala ng kanilang mga taga-subaybay na mauuwi sa kasalan, ay tila hindi inaasahan ang pagtatapos nito. Nag-ugat ito sa sunod-sunod na Instagram post si Justin kung saan nagpahiwatig siya na medyo nagkalabuan na sila ni Don. Mapapansin ding puro hinalakit sa isang tao ang laman ng post ng aktor. May hugot din si Justin tungkol sa isang taong inilarawan niya bilang narcissist o makasarili. Sa isa niyang post ay binahagi noong June 2021, nagpasaring ang aktor tungkol sa umano'y pagkakaroon ng partner na nagpapanggap na kausap nila ang kanilang best friend, ngunit patago na palang kinakausap ang ex. Nagpasaring din ito tungkol sa partner na kinukuhanan umano ng video tuwing nagagalit at ipinapanood sa ibang tao habang ipinagkakalat na mayroong mental health issues. Sa isa pang Instagram post si Justin, tinanong kung karaniwan nga lang ba ang papapadala ng isang lalaki sa babaeng hindi niya kakilala ng malaking halaga ng walang hinihinging kapalit. Bagamat hindi tinukoy ni Justin ang taong pinaparinggan niya, nagsimula nang magduda ang kanyang mga tagahanga, lalo pat in-unfollow na umano nila Don at Justin ang isa't isa sa Instagram. Dito ay sinagot din ni Justin ang tanong ng isang netizen at pinaliwanag niya na hindi umano si Don ang tinutukoy ng kanyang mga posts. Gayunpaman, nagsunod-sunod pa rin ang kanyang posts sa Instagram nang tinawag niyang The Narcissist Menu. At sa sumunod lamang na buwan noong July 2021, mas tumindi ang pagdududa ng ibinahagi ni Justin ang isang litrato kung saan makikita ang kama, tangke ng gas, electric fan at ilan pang mga nakakartong gamit na nasa garahe ng isang bahay na tila nagpapahiwatig na nag-alsabalutan ito. Makahulugang caption ni Justin, "Let this be a warning to everyone. If you give your life to a narcissist, this is all they will leave you while they swim in the riches you help them build. This does not happen only in loving relationships. This is also rampant in work situations and much worse if you sink your life in both." Paalala pa niya sa mga taong may kahalintulad na sitwasyon, hindi nagpapabaya ang Diyos dahil maaga kanyang iminulat sa maling relasyon. Nilagyan pa niya ito ng mga sumusunod na hashtags, mental health awareness, narcissistic abuse, mental health matters, at narcissism. Kasunod nito, ang sangkatutak na cryptic post kung saan may pahiwatig siya sa mental health awareness. Sa pinakahuli niyang post, tila nagpaalam na si Justin.
Saad niya, when you are true to yourself, the right people will flock towards you, and the wrong ones will just vanish. Isn't that great? Sinasabing post isang netizen na nagbanggit sa pangalan ni Don sa komento nito. Simpleng tugon niya lang ay, you'll get it someday. Sa nakuhang sagot na ito mula kay Justin at kung pagbabasihan ang mga post nito ay lumalabas na tapos na nga ang relasyon nila ni Don. Isang oras matapos ang naturang pamamaalam na post si Justin, ibinahagi naman ni Don sa kanyang Instagram ang larawan ng isang pink rose at nilakipan ng simple at makahulugang mensahe na always choose happiness. Don does not back down. Mula na pumutok ang usap-usapang hiwalayan nila ni Justin hanggang sa pagtatapos ng kanilang relasyon ay nanatiling tahimik o iwas si Don sa pagbibigay ng detalye kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang breakup na hanggang ngayon ay palaisipan pa din sa kanilang mga taga-subaybay. Sa kabila nito ay mas binabuti ni Don na ituon na kanyang atensyon sa ibang bagay tulad na lamang na kanyang karera sa showbiz kung saan ay kasulukuyan siyang napapanood sa ABS-CBN serye na Darna. Maliban nga dito ay hindi din kaila ang mga kontrobersyang kinasangkutan ni Don lalo na sa pagsisimula ng taong 2022 dahil na rin sa hayagan itong paglabas ng opinyon sa mga bagay-bagay at pangyayari sa paligid. Ganun pa man ay hindi kaila ang pagiging matatag ni Don na patuloy pa din ang pagbangon sa kabila ng samot-saring natatanggap na pamabatikos at buong tapang na hinaharap ang laban. Don on settling down. Dahil na rin sa tahimik na buhay pag-ibig ni Don at sa nagkakaedad na rin, ay hindi nga maiwasan na punahin ng iba ang plano niya sa kanyang buhay patungkol sa pagsisimula nitong bumuo ng kanyang sariling pamilya. Katunayan, sa pamamagitan ng Twitter post ni Don noong June 2022 ay naglabas siya ng saloobin o kul dito. Dito ay binahagi ni Don na madalas raw siyang sabihan ng mga tao tungkol sa pagpapakasal at ang magkaroon ng anak. Pero ayon kay Don, hindi siya nag-alala sa parating ito. Anya, ang umabot daw siya sa 30s na single at walang anak, ang best decision ever para sa kanya. Dagdag pa niya na maigi raw ang kanyang naging desisyon dahil mas makakapag-focus raw siya sa mga bagay na mahalaga para sa kanya at mas magkakaroon ng panahon para kilalanin ang sarili. Don's newfound love. Sa magandang takbo ng karera ni Don ay tila kulang na nga lang daw sa aktres ay mabigyan ng kulay ang buhay pag-ibig nito. Kung hayagan ang paglabas ni Don ng saloobin o opinyon sa mga bagay-bagay ay medyo naging malihim naman siya ngayon sa pagbabahagi pagdating sa usaping may kinalaman sa kanyang puso na bakas ang pangangalaga niya rito. Ngunit ito lamang nakaraang araw ay ginulat ni Don ang kanyang mga tagahanga matapos na ipakilala sa publiko ang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram post noong October 6, 2022 ay isang matamis na mensahe ang ibinahagi ni Don para sa kanyang nobyong si Attorney Ralph Kalinisan. Para sa kaarawan nito, kalakip ang larawan nilang dalawa na kuha sa The Farm at San Benito, Lipa, Batangas. Sabi ni Don, sana raw ay laging gabayan si Attorney Ralph sa kanyang mga gawain dahil napakabait daw ng puso nito. Nangako naman siyang nasa likod lang siya ng kanyang nobyo. Buong mensahe niya, para sa napaka-espesyal na tao sa buhay ko, maligayang kaarawan sa iyo. May God continue to protect and guide you dahil napakabuti ng puso mo. Kasama mo ako sa kahit anong laban. Mahal kita. Kasunod nga nito ay ang pagbaha ng heart emojis at pagbati sa post na ito ni Don na masaya sa bago niyang pag-ibig. Samantala, hindi naman nagpahuli ang kanyang nobyo. Sa Instagram post ni Ralph ay nagpaabot siya ng isang sweet at special na mensahe para sa minamahal na nobya. Lahad nito, para sa prinsesang matyagang umuunawa, nagtitiis at sumusuporta sa aking mga tinatahak, maraming salamat. Malupit ang superpowers mo at napagtiyagaan mo ako. Doon talaga ako sa huwarang kabiyak. Mahal kita. Kapag babasihan naman ang Instagram feed ni Don, hindi ito ang unang beses na naibahagi niya ang larawan ng nobyo. Kung babalikan ang ilan sa mga post ng aktres sa kanyang account, ay makikitang unang namataan ang presensya ni Ralph sa Instagram post nito noong January 3, 2022, kung saan makikita silang magkasama. At base sa naturang larawan, kuha ito sa isang dental clinic sa Lipa City. Who is Ralph Kalinisan? Ayon sa kanyang Instagram bio, si Ralph ay isang public interest lawyer at certified public accountant. Parte rin siya ng People's Law Enforcement Board ng Quezon City Government bilang executive officer. Bukod dito ay abogado rin siya ni Don. Siya ang tumayong legal counsel ng aktres nang magkabanggaan sila ng talk show host na si Christopher Meen noong Pebrero. Nagkasama rin sila Don at Ralph noong kampanya dahil pareho nilang sinusuportahan ang kandidatura ni former Vice President Lenny Robredo.
I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!